60 kilos na approximately. Update kung paano namin inaalagaan ang 10 patterners na ito ngayon, ika-6 na araw na po sa Grower Feeds. Bago yan, intro muna tayo. Months and 5 days na ang mga patterners na ito sa amin mula nung sila ay ipinanganak. 45 days sa patterning stage nila. Every other day kami nagbibigay ng Vitamin Pro water soluble powder 50 grams or 10 kutsarita sa 10 litro ng tubig. Ika-6 na araw po ngayon, September 30 sa Grower Feeds. At ang dami ng Grower Feeds na kanilang kinakain sa loob ng isang araw, 20 kilos po sa 10 sila. 2 kilo per head. At 3 beses kami nagpapakain sa loob ng isang araw. Ang 20 kilos po ay hinahati namin sa 3 pakain. Isang hati sa umaga at ang isang hati naman sa tanghali at ang isang hati sa hapon. Makikita po ninyo sa pangangatawan o sa likod ng aming mga alagang patterners na ito na ang bibilog at ang lalapad na po ng kanilang likod sa edad pa lang po nila na 45 days sa patterning stage at 3 months and 5 days from date of birth po nila. Mula nung inilipat namin sila sa patterning stage, nakaubos na sila ng isang sako ng pre-starter feeds at 10 sako ng starter feeds. At ngayon, 6 na araw pa nga lang sila nagsisimula sa grower feeds. At ang mauubos nila na grower feeds, nasa 20 na sako. At depende sa tatakbuhin ng presyo ng live weight ngayong November, ang dami naman ng finisher feeds na aming bibilhin. Pero pinag-iisipan pa po namin kung yung 10 sako ng finisher feeds ay grower feeds na lang lahat ng aming ipapakain or 5 sako lang ng finisher feeds ang aming bibilhin. Abangan po ninyo kung ano pong program ang aming gagawin rito at kung ano ang kalalabasan at kung ilang kilo ba ang aabutin ng 10 fatteners na ito by 2nd or 3rd week ng November dahil maglilimang buwan po ito from date of birth nila sa November 25 at magtatatlong buwan naman sa patterning stage sa November 17. Sa pag-aalaga ng mga fatteners sa mga baguhan dyan, dapat ang edad ng mga fatteners na atin pong i-dispose 5 buwan hanggang sa 6 months mula nung sila ay ipinanganak or 3 months hanggang sa 4 months mula naman ito sa patterning stage para hindi po tayo malulugi sa ating ginastos sa feeds. Sa unahan ng video, mapansin ninyo kanina na nagtimpla po kami ng Vitamin Pro water soluble powder at inilagay po namin doon sa kanilang jug. At ayan po, after nilang kumain ng feeds, salit-salitan po sila na umiinom ng Vitamin Pro dyan sa water drinker dahil paborito po nila yung lasa ng Vitamin Pro at kita po ninyo sa pangangatawan nila sa edad nila na 45 days sa patterning stage na talagang ang lalapad na po ng likod nila at ang bibilog na po ng mga muscles nila. At nakakatuwa po rito, walang pili sa pagkain po ang mga ito dahil ito, nag-aantay po sila na bibigyan ng kangkong or dahon ng madre de agua. Hindi lang po na papakita sa video na ito. Pero hayaan po ninyo, next time magpapavideo po ako sa aking tiyahin na nag-aalaga nito. Dahil sa in-between mga 10 a.m. at mga 2 p.m. ay nagbibigay po kami rito ng dahon ng kangkong or dahon ng madre de agua para hindi po sila mainip at maumay sa feeds na kanilang kinakain. At ang dami naman ng mga organic na feeding na aming ipinapakain sa kanila, nasa kalahating kilo po per head sila bawat araw po yan. Pwede naman natin gawing 1 kilo kung sa tingin natin ay kulang po sa kanila. Pero sa amin, nasa kalahating kilo lang po approximately bawat araw ang aming ibinibigay sa kanila ng mga dahon ng madre de agua or dahon ng kangkong. Ayan, makikita po ninyo sa kanilang pangangatawan, nahiyang po sila sa aming ibinibigay na mixed feeding, commercial feeds at ng mga dahon-dahon na nakukuha sa aming paligid at sariling tanim lang po namin. Kaya hindi na po kami bumibili ng mga kangkong at dahon ng madre de agua na aming ipinapakain sa kanila. Next day, kapag may time po ako, i-update ko po ulit ito sa inyo kung ano na po ang kanilang itsura. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa aming munting channel na ito at sa gusto pong bumili ng mga vitamins at gamot, bisitahin po ninyo ang aming shop sa Shopee, Usapang Agri-Negosyo online shop. Maraming salamat!